Thank you for coming. Good morning. One, meron lang kaming update do sa mga cell phone snatcher. Tatlo yun sa atin. Later on, pag natuloy na yung buktong ninyo sa tawag yan, sa rektor, hanggang samba. Allow these people laughing at us. But be that as it may, thank you very much for introducing additional stations for the city of Manila. And if you can add up more stations, you are most welcome to the city of Manila. Particularly perpendicular to it. If you can. Kasi, marami pa yun. Marami pa. And kung gusto ninyo, hindi lang vertical, pati sa baba, gamitin ninyo. Planuhin ninyo. We will allow you. The least thing that you will receive from us is to say yes. We really need this type of mass transit. This is not the long-term approach to our challenges. Kawawa naman yung mga sumasakay kasi yung demand, lumalakas na eh. So we have to address it. So I want the city of Manila to cope up with the challenges and cope up with time that we've lost. An opportunity to develop our city. So, welcome kayo lagi, DOTR, welcome kayo lagi, LRTA, LRT, MRT, Subway, yung aking pangarap, Trambia. Ako kasi mas, pinakamabilis kasi Trambia. We can build a few kilometers in a matter of 1 year. Kasi iwa, tatag ng rilis, patong ng bagol, takbo na. Tama? Sa yung ngayon, yung ginagawa natin, hukay, poste, patuyo, tapos latag ng kamay, patas latag ng rilis, tapos build ng istasyon. It will take time, guys. Ano naman, long term naman talaga siya. Pero ako talaga, I want to bring back the old Trambia days of Manila. Yan kasi ang magandang street level mass transit. Kaya pwede kami, kaya yung Trambia, pwede yung feeder ng LRT. Perpendicular. Sinusubukan kayo ng pasero. Kaya ano sinabi ko sa inyo, you can use perpendicular roads or recto, you can study. It's all yours. Yes, it's all yours. Rest assured that you have a receptive city government of Manila. Sana yung MRT 7. Kamo, sabihin nyo sa mga kaibigan nyo sa MRT 7. Patuloy nyo hanggang Espanya. I don't mind if they can build up to Espanya. Pwede na lang. Tuloy-tuloy. Sabi ko sa kanila, welcome na welcome sila sa Manila. Gusto mo, patagusin mo pa sa Morayta. Paliguin mo ng konti. Kung
sa rep. We will help you to rearrange things. Kasi kung meron mang kung naghahanap kayo ng feasibility, I'm going to tell you, from Mabuhay, Tumuray Kalo, sige, mahina na dyan mga 300,000. Easily. Andyan ang PASBA, o andyan ang UST, EU, UE. Yung pa lang, yung pa lang yun, ha? Pero ka pang University of Manila. Tapos, parallel to that, recto, yung tutukungan ninyo, nandun yung CEU, San Bella, San Sebastian. Yung pa lang, ha? Estudyante pa lang ang pinag-uusapan natin, and their faculties. Libo-libo na yun, tens of thousands of ridership. Wala pa yung ordinaryong tao na papasok sa puso. Gusto ninyo, idoktong ninyo hanggang kaya po. Yes, we can make it available to you. Patagusin nyo sa ibabaw ng Loton. Oh. Doktong doon sa central station namin, dito. Ano, I'm just saying, why am I saying this? Simply because we really have to address yung katayuan ng taong bayan ngayon na kinakaharap nilang hirap na hirap silang sumakay. Nakasakay man sila, hirap na hirap din silang bumiyahe dahil sobrang traffic. Kami, sa maliit namin kaparaanan, while we're waiting for you, while you're doing your thing, we will try to manage traffic. And the simplest way to address it is to manage it. But we really need long-term development plan, like in this case, infrastructure based mass transit. Welcome kayo sa Manila. Huh? Okay? Sige, let's have one picture, then I'll go to this. Thank you.